Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update, mga kaldab. Ito po yung pinakamagandang point, mga kaldab, na lagi kong binibigay ng update, lagi tayong nagbibigay ng mga throwback. Pero dito po naman sa throwback na to, mga kaldab, eh talagang kikiligin po kayo 101%, mga kaldab. Ko bilang true-blooded Altab Nation, lagi ko po sinasabi to at paulit-ulit ko po itong laging sasabihin, mga kaldab, lalong-lalo na nga po sa mga taong hanggang ngayon hindi po tanggap ang katotohanan sa relasyon nga po nila Mengay at Isoy. Ito po yung sobrang bitter sa Altab, mga kaldab, na kung titignan nyo naman po, eh talagang naglalabasa naman ang ebidensya at resibo. Gaya ng ipinakita ko, mga kaaldab, gaya nga po ng aking sinasabi na ang mga posts o ang routine po ni Richard Polkerson simula po 2017 at hanggang ngayon 2022, isa pa rin po. Real talk yan, mga kaaldab, wala naman pong pinagbago, wala naman pong nabawas, bagkos eh nadagdagan pa. Ano nga po ba yung dinagdag, Mr. Destiny? Nung sinabi niya ng private life niya, yun sa 2019-2020, wala po siyang binabanggit dyan. Ito lang po yung pinaka-latest na sinabi niya, yung private life niya. Ito po yung pumunta siya o yung papunta siya ng Amerika. Hindi po ba? Ilang beses niya po kasi pinopost yung mga ganyan. Pero ngayon, literal na sinabi niya. At yung post na kumakalat ngayon, I have the greatest wife or the best wife. Doon pa lang, common sense na lang po eh. Di po ba? Tapos yung nilike niya na isa pa. Ang dami pong naglalabasan na ebidensya at resibo. Pero syempre, pag maraming bitter, talagang hindi nila i-agree yon mga sinasabi natin. Madaling magsalita, pero kailangan mo talaga ng ebidensya at resibo. Ako, mga kaaldab, bago tayo mag-post, bago tayo kumuha ng update, nakikita nyo naman po na naglalabas ako ng ebidensya at resibo. Maliban lang po sa mga kumakalat na sinasabi ko nga po sa inyo, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pwedeng kumbaga gumagawa lang po sila ng issue para mapag-usapan. Di po ba, gaya nga po ng daddy's girl na sinasabi nga po nila, nag-guess nga po raw si Richard Polkerson Jr. Siya po raw yung tatapos sa Daddy's Girls. Parang yun po yung pinopoint nila. Na nakapagtataka naman, di po ba? Bakit nila gagamitin si Alden? Anong purpose nila? Pero siyempre, para lang makahatak, para makakuha ng simpatya sa mga netizen. Real talk to, sinasabi ko, mga kaldab, pwede siyang totoo, pwede rin siyang hindi. At ganun din naman po kay Nanay Dab. Inimbitahan niya ang Aldab Nation. Pwede rin totoo yan, pwede rin hindi. Dahil una, pwedeng totoo dahil nalulugoy na nga po ang McDonald's ni Mengay. Masakit na salita, di po ba? Pero yan po yung katotohanan. Dahil hindi naman po talaga si Mengay yung nagmamanage ngayon dyan. Kapatid niya at si Nanay Dab. Kaya nga po hindi na rin pumunta ang Aldab Nation sa anniversary. Dahil alam naman po nila na hindi naman po talaga ngayon pagmamayari yan ni Mengay. Although pangalan ni Mengay nakataya dyan. Pero ang nagmamanage po hindi na si Mengay. Dahil hindi na nga po binibisita at tinatangkilik nga po ng Aldab Nation. Yan po yung sinasabi natin pwedeng totoo. At pwede rin hindi. Pwede rin para lang maging trending at pag-usapan, kaya po nila ginagawa yan. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, lagi ko po itong sinasabi at pinapaliwanag. Ito po yung mga kaganapan na mahirap pong ipaintindi sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Ako, kita nyo naman po pag tayo nagbigay ng update, 101%. Galing po mismo kay Richard Polkerson at kay Maine Mendoza. Mga routine na ginagawa nila
na bumabalik pa. Kasi sa, ito yung sabi ko nga po sa inyo, yung mga post nila na sinave nyo at pinost sa inyong social media account, after 2 years, after 3 years, bumabalik yan eh. Yan ang pagkakataon po natin para ipaliwanag dito sa mga bulag at bingi sa katotohanan. Pero wala eh, kasi sinasabi po nila, wala namang ganyan. Kumbaga, hindi ko naman nakikita yan, gumagawa lang kayo ng issue. Yun po yung sobrang bitter sa Aldab. Pero mga Aldab, kapag pinakita ko naman po yung, o nakuha ko na naman po yung post at na-save nga po, pag pinakita ko sa kanila, ano nyo yung reaksyon? Matagal na yan. Kumbaga, ano na yan eh, nakalipas na yan. 2018 pa yan, 2022 na. Hindi na yan, kumbaga, pinapansin ngayon. Yun po yung sinasabi nila. Di po ba sobrang bitter? Pag naghanap ng ebidensya, o pagka nag-ano sila, kailangan ebidensya. Dahil wala po muna tayong maipakita dahil naghahanap pa. Ngayong may pakita na tayong ebidensya, sasabihin na naman nila, matagal na yan. Di po ba? Yun yung sinasabi natin na bitter talaga. Pero okay lang yan mga Kaldab, normal lang yan. Ang importante lang naman po, etong week sari natin na talagang walang katapusan. Di po ba? Kaya dun sa mga taong hanggang ngayon, eh hindi po tayo, o hanggang ngayon, eh bulag at bingi. Okay lang yan mga Kaldab. Ang importante lang naman, eh maging kampante kayo, maging matatag. At ako naman po rito ay walang sawang magbibigay na mga update. Di po ba? Kaya po, sobrang bitter nila sa atin eh. Hindi nyo po ba napapansin na kapag nagbigay ako ng update at wala po akong mapakitang ebidensya o resibo na gusto po nilang hanapin, eh ang dami po nilang react. Pero kapag nagpakita tayo ng ebidensya at resibo, hahanapin nila yung katiting na kamalian po natin. Yung sabi ko nga po, gahibla ng buhok. Kapag nakita nila yan, yan po yung ibabanat sa akin. Yan po yung ipaninira nila sa atin. Sa lahat po ng Aldab Nation. Pero yung kabuuan ng video, hindi po nila yan tatangkilikin. Hindi po nila yan papansinin. Real to kaya mga Aldab. Dito sa mga update ko, 101% totoo po yan. Ang problema lang po sa kanila, kasi baguhan lang po sila. Kung ano man po yung nakikita nila, yun lang po yung pinaniniwalaan nila. Pero hindi naman po lahat yung totoo. Hindi katulad natin, nagre-research po tayo, sumisili po tayo sa iba, tinitignan po natin lahat bago tayo magbigay ng update. Yan po yung isa sa hindi po nila nagagawa at wala po silang kakayanan. Real to kaya mga Aldab, sa mga hindi naniniwala sa mga main fanatics, armain, common sense na lang po sa mga naglalabasan ngayon sa social media. Dapat kayo lagi yung kampantit lamang, pero bumabaliktad po ata yung sitwasyon. Kaming mga Aldab Nation ang nagwawagi at laging nagtitrending sa Twitter. Sila nga dahil nga po sobrang bitter pagdating sa Aldab.